Rufa Gutierrez, umamin na nahanda na siyang palakihin ng mga bata kasama ang kanyang dating asawa na si Ilmas. Sa isang interview na naganap sa presscon ng kanyang bagong labas na business na Goods and Glow, maraming impormasyon ang nilinaw si Rufa patungkol sa relasyon niya sa kanyang mga anak, lalong-lalo na kay Ilmas. Siguraduhin nyo na wala na kayong ginagawa dahil hindi nyo gugustuhin na mahuli sa mga rebelasyong isiniwalat ni Rufa sa interview na ito. Kaya ano pang hinihintay natin? Alamin na natin ang latest chismis. Una nang ibinalita ni Rufa ang magiging part 2 ng Made in Malacanang. Ayon kay Rufa ay muli na silang magshoot sa mid-November hanggang December. Ito ay marahil sa tindi ng suportang kanilang nakuha sa pelikulang kanilang ginawa para sa masa. Kasabay nito, sinabi na rin ni Rufa na magkakaroon din siya ng pelikula kasama sina Diego at Cesar Montano. At ito naman ay gaganapin sa Hawaii. Isang magaling na aktres at TV host si Rufa. Pero para sa kanya ay hindi dito natatapos ang buhay na kaya niyang buuin para sa kanyang sarili. Nitong nakaraan lang ay nakapagtapos siya ng Mass Communication sa Women's University kung saan pinagsabay niya ang kanyang trabaho at pagiging estudyante. Gusto niyang lawakan ang kanyang kaalaman tungkol sa media, paggawa ng pelikula, social media platforms at ang epektibong pakikipag-usap sa mga tao. Proud na proud si Ilmas sa lahat ng mga narating ni Rufa mula sa kanyang pagiging single mom, pagtatrabaho bilang aktres, pagkakaroon ng college degree at higit sa lahat, ang kanyang pagpapatayo ng sarili niyang negosyo. Si Ilmas ay isa ring negosyante kaya tuwang-tuwa ito nang malaman na isa ng ganap na businesswoman si Rufa. Malay natin, maging mag-business partner pa sila at doon na mag-umpisang mabuong muli ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Gusto ni Rufa na maging isang inspirasyon para sa kanyang mga anak. Ngayong nasa abroad si Lauren bilang isang estudyante, iniisip na ni Rufa na magiging mag-isa na lang siya dahil tatapusin na lang din Venice ang huling taon niya dito sa high school at pupunta na rin ito ng abroad para magpatuloy sa college. Agad naman itong sinalungat ng mga taong nag-interview kay Rufa. Imposibleng walang maging kapartner si Rufa gayong dalawang lalaki ang nag-aabang sa kanya. Isang Pilipino at isang foreigner. Isang public servant at isang entrepreneur. Pipili na lang si Miss Rufa. Masayang masaya si Rufa sa naging reunion ni Lauren, Venice at Ilmas. Nagbukas kasi ito ng maraming oportunidad para sa kanilang pamilya. Nagkaroon ng closure ang mag-aama at nagkausap silang muli ni Ilmas tungkol sa future ng kanilang mga anak. Higit sa lahat, malaya na nilang nakakausap ang isa't isa kahit man lang sa telepono. Sobra-sobra ang pagkagalak ni Rufa noong nakapag-reunite ang kanyang mga anak at si Ilmas. Ikinagulat naman niya ang sobra-sobrang suporta ng mga netizens na natanggap nila at ang mas nakaagaw ng pansin ni Rufa ay noong makita niya na bumuo na ang kanyang mga supporters ng fans club at love team sa social media. Medyo nagulat daw sila sa naging resulta ng pag-share nila ng naging reunion ng mag-aama. Akala niya ay yun na ang umpisa ng kanilang pagko-co-parenting pero na-overwhelm daw sila sa mga fans. Sa sobrang dami ng sumuporta sa kanila ay hindi na muna nila itunuloy ang kanilang pagkikita. Medyo nalilito na nga daw si Rufa sa ugali ng mga Pilipino. Dahil kapag magkahiwalay daw ang dalawang mag-asawa, gusto daw ng mga fans na pagsamahin silang muli. Pero kapag magkasama naman daw ang dalawang mag-asawa, gusto naman daw nilang paghiwalayin. Alam daw niya na maraming fans ang gusto na magkabalikan sila dahil sa kultura nating mga Pilipino tungkol sa pamilya. Pero ayon kay Rufa, masyado na daw matanda si Lauren at Venice. Hindi na sila mga maliliit na bata para alalayan pa sa lahat-lahat ng gagawin nila. Dagdag pa ni Rufa ay mali daw na makikipagbalikan ka sa partner mo dahil lang sa mga anak mo. Para sa kanya, makikipagbalikan ka sa partner mo dahil yun ang gusto mo at mahal mo pa talaga yung taong yun. Nilinaw din ni Rufa na ang tunay lang daw na magiging relationship ulit niya kay Ilmas ay co-parenting. But in terms of romance and wedding, ay malabo at wala na daw itong pag-asang mangyari. May Rufa Ilmas love team. Ano ba ito? Kung kailan naman kami naghiwalay, parang gusto naman, ba't kanyang mga Pilipino, di ba? Pag together kayo, paghiwalayin.
gusto kayo maghiwalay. And then when you guys are hiwalay, they want to put you back together. So feeling ko wala na talagang ano, balikan ang mangyayari. I'm sorry to disappoint the fans, but I don't want to play any games, diba? Siguro the only balikan ang mangyayari is talagang as co-parents to the kids and to have a healthy relationship. But in terms of romantic or magpapakasal ako ulit sa kanya, wala na. Hati pa rin ang opinyon ng mga tao tungkol sa sitwasyon ng kanilang pamilya. May mga nagsasabi na dapat silang magkabalikan para sa kanilang mga anak. May mga ilan-ilan din na nagsasabi na maging civil na lang sila at maging magulang kahit na magkahiwalay na sila sa isa't isa. Hanggang ngayon ay wala pa ring mga pictures o videos na nagpapakita na magkasama na sila. Pero maaaring itinigil na ni Rufa ang pagpo-post ng mga pictures at videos dahil ayon nga sa kanya. Thank you naman si Ilma. So nag-usap kami for a while but biglang ang daming ano, fans. Na-overwhelm siya sa suporta ng mga fans. Maaaring isinikreto na lang nila ito dahil ayaw na nilang maging usap-usapan ng kwento ng kanilang pamilya. Ayon nga kay Rufa. I believe kasi, Gorgy, that a private life is a happy life. Ano sa tingin nyo? Totoo nga kayang hindi na natuloy ang pagkikita nila Ilmas at Rufa? O sadyang isinikreto na lang nila ito para tigilan na sila ng mga tao at magkaroon na lang sila ng tahimik na buhay? Please comment your opinion on the comment section at pipili rin tayo ng isa-shoutout sa ating next video. At bago natin tapusin ang video na ito, shoutout kay Silita Ladiokan. Ang sabi niya ay, wish ko na magkabalikan sila. Ako rin, sana nga magkabalikan sila kaya mag-subscribe na kayo at huwag niyong kalimutan na i-click ang notification bell para hindi na kayo mahuli sa mga latest chismis. At kung gusto mo pang malaman ng iba pang mga balita tungkol kina Rufa at Ilmas, i-click mo na ang video na ito para malaman mo ang isang revelasyon na alam kong hinding-hindi mo palalagpasin.